Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epanyol Labrador, komentaristang walang inuurugan, walang kinakatakutan, komentarista na nagsasabi ng katotohanan lalo na kung pinaglalaban ay para sa mga marilita at sa mga inaapi ng mga tao mapangabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epanyol Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Sundan at pakinggan ang kanyang pakikipaglaban para sa karapatan ng ating mga kababayan. Epifanio Labrador! Magandang araw, Pilipinas. Muli, nandito na naman po yung lingkod, Epifanio Labrador, sa ating programang Civilian Anti-Crime Group, Epifanio Labrador. At syempre, pinabati po natin natin mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na nakasabay-bay tumututok dito sa ating programa. Maraming salamat po. At syempre, pinabati din po natin natin mga kapatid Luzon sa ibang bansa po na patuloy po na nakasabay-bay tumututok dito sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, maging yung ating mga bago mga subscribers na may lagi po namin kayo makakasama sa bawat araw po na mayroon po tayong tinatalakay dito sa ating programa. Maraming salamat po. At syempre, binabati din po natin ang ating National Vice Supreme Commander Roldan Dumdum. Sa araw po ito, mga minamahal ko mga kababayan, pag-uusapan po natin. Ito pong nangyari na kung saan dati ho, binobombahan lang ho yung ating mga Philippine Coast Guard ng tubig nitong mga Chinese Coast Guard. Ha? Binobombahan lang ho nila. Tapos nililaser. Ha? Kung saan maaaring mabulag yung mata ng ating mga kababayan. Ngayon ho, iba na. Mas lumala ho. Na kung saan, ha? Na kung saan, binangga na ho talaga ng mga Chinese, ha? Yung barko ho, ha? Ng ating bansa, na kung saan naghahatid ho ng pagkain ng ating mga magigiting, ha? At matatapang na Philippine Coast Guard. Alam niyo ho mga kababayan, sa nangyayari hong ito, makikita na ho natin. Ha? Kaya nga ho, tinitignan ko ho, pinagmamasdan ko kung ano ang magiging reaction ngayon. Ha? Kung ano ang magiging reaction ni Robin Padilla. Na kung saan pinamumukha niya, ha? Sa ating mga mambabatas o sa mga Pilipino na tila baga ang Pilipino, ha? Ang nangunguna. Ang Pilipino ang nangungutya. Ang Pilipino ang siyang nanghaharas sa mga Chinese Coast Guard. Alam niyo mga kababayan, eto na ho. Eto nga po yung sinasabi ko, 'di ba? Ha? Ngayon Robin Padilla. Ngayon mo sabihin sa amin, ngayon mo sabihin sa Philippine Coast Guard o sa pamunuan ng Philippine Coast Guard na kausapin nila ng maayos ang Chinese Coast Guard o ang pamunuan ng Chinese Coast Guard. Ha? Kasi sabi mo, hindi naman nanghaharas. Ha? Hindi ba panghaharas sa'yo yun? Na binangga na nga yung barko ng ating bansa? Eh kung nasira yun? Kung nalunod ang ating mga kababayan? Ha? Anong masasabi mo? Sasabihin mo na naman, hindi sinasadya. Talagang nangyayari.
O baka meron lang misunderstanding? Ganun ba yun? Oh. Alam ko, sa pangyayaring ito na kung saan binangga ng China, o barko ng China, itong ating barko, tuwang-tuwa dito, number one, ang mga Duterte na kung saan maka-China. Kaibigang matalik ng mga Chino. Maging itong si Robin Padilla na nagsasabing siya ay may dugong Chino. At syempre si Bongo na mukhang Chino, mukhang Chanilas ng Chino. Ha? At itong si Bato na mukhang ulo ng pako. Ha? Mga kababayan. Eto na ho. Eto na ho yung sinasabi natin. Eto na ho yung sinasabi ko. Ha? Pinamukha ho ni Robin Padilla na tila baga ang ating Philippine Coast Guard ang lumilikha ng kaguluhan para magkaroon ng tensyon, ha, sa West Philippine Sea. Na kung saan maliwanag, ha, sa batas o sa international court na nagsasabi mismo na itong tinayuan ng mga istruktura ng mga Chino diyan sa West Philippine Sea, ha, ay atin. Ha? Makakapal ang mukha ng mga yan. Matitigas ang mukha, mayayabang. Ha? Sobrang layo nila diyan sa West Philippine Sea. 1,600. Ha? Yung layo nila. Samantalang tayo, mahigit 120. Ha? Na kilometro lamang ang layo natin. Noong mga panahon na mayroon pa po tayong mga kanu dito sa ating mga sa ating bansa na nagkukuta, wala ho yung mga Chinese na yan. Ha? Hinintay lang nila na mawala ang mga kanu tsaka sila gumapang parang tapasyo yung style. Di ba? Alam niyo mga kababayan, nakakalalaki na. Nakakalalaki na ho yung ginagawa ng Chinese. Coast Guard naman yan. Sa totoo lang. Ha? Yung ginawa nilang pagbangga, ibang usapan yun. Pag nabutas yung bangka natin o yung barko natin, sa tingin nyo ba sasagipin yung ano? Chinese Coast Guard, yung mga Pilipino natin, na mga Coast Guard, pagkatas nilang banggain, ano yung katangahan? Diba? Sasadyain na banggain pagka nalunod at sila ang sumagip, may utang na loob na naman ng Pilipinas? O ang mga Pilipino, ganun ba yun? Ha? Ayun, Robin Padilla, ba't nananahimik ka? Ba't hindi ka makapagsalita? Dahil nakikita mo yung mga katarantaduhan mo, yung mga kasinungalingan mo. Sige nga, ba't hindi ka pumunta doon ngayon at kausapin yung China? Ba't naman ginanong yung mga kapwa ko Pilipino? At sa bagay, hindi mo naman inaangkin na Pilipino ka. Sabi mo nga, Chinese ka. Diba? Kaya, malabong gawin mo yun. Diba? O ngayon, anong sinasabi ngayon ng Vice President natin? Wala. Ha? Tanging si Bongbong Marcos lang ang nag-react. At yung ibang mga senator na maka-Pilipino o makabansa. Diba? Ibang usapan yun. Babanggain mo? Anong ibig sabihin? Diba? Pag nakabangga ka ng isang lalaki, ha? Braso sa braso, iba yung dating. Parang nakakalalaki. Pag nagkabangga yung dibdib sa dibdib. Anong naging reaction ng Chinese Coast Guard? Natatawa pa nga sila eh. Ha? Pinamumukha nila na wala tayong karapatan na dumaan sa karagatan na yun para maghatid ng pagkain sa ating mga kababayan na pumuprotekta ngayon sa ating bansa. Ha? Kaya kailangan siguro pag dumaan doon, dapat may escort na ng mga Navy yan. May escort na ng mga Marines.
Kasi pag hindi mo pinatikim yan, kasi akala siguro ng mga Philippine Coast Guard na yan, sila na lang ang malakas. Sila na lang ang matindi. Sila na lang ang matapang. Sila lang ang marunong pumatay. Sila lang ang marunong manakot. Sila lang lahat. Na kung saan yung ugali na yan, ugali ni Duterte yan. Naakala ni Duterte lahat kaya niya, lahat gusto niya, lahat magagawa niya, lahat kaya niya tapakan sa paa niya. Mga kababayan, eto na yung katunayan na kung saan may mga senator tayo dyan ng mga gunggong, mga hayop, mga demonyo, mga gago, ha? Na pinagtatanggol pa yung mga Chinese sa kabila ng kanilang pang-aapi, sa kabila ng kanilang mga ginagawang pang-aabuso sa ating mga Philippine Coast Guard. Diba? O ano pa masasabi ni Robin? Wala. Tikom ang mga bunganga nila. Tikom. Bulag sila sa katotohanan. Wala silang naririnig, wala silang nakikita. Wala silang pakiramdam kasi kapwa Chinese nila yung umaabuso sa ating mga kababayan. Diba? O ngayon, Robin, sabi mo pumupunta ka doon. Ha? Bakit hindi ka ngayon tumawag doon sa Chinese Chinese Coast Guard para kausapin sila? Ba't naman ginanon mo yung mga kababayan ko, kapwa ko Pilipino? Hindi mo kaya. Ha? Kasi baka hindi ka nai-invite sa mga celebration nila. Nasabi mo nga, pagka may celebration yung mga Chinese, national Chinese o Filipino Chinese, ha? Kumakaralgal ka o atat na atat kang makarating para lang makapagsalita at magyabang. Ha? Para lang sabihin na ikaw ay may dugong Chinese din. Diba? Mga kababayan, aping-api na po ang ating Philippine Coast Guard. Ha? Aping-api na ho. Kaya dapat lang, yung naging usapin ho doon sa Senado, ha, na kung saan, nabanggit po ni Ontiveros, ha, maging ni, Gatchelian, ha, maging ng ibang mga senator, o Sibiri ba yun? Kailan pa tayo kikilos? Kapag huli na? Na kung saan napasok na tayo ng mga barko ng China? Mga kababayan, huwag po tayong yung baga maging easy. Kapakanan ho ng ating bansa ang pinag-uusapan dito. Kapakanan ng ating bansa na kung saan pwedeng malagay sa alanganin ang buhay ng lahat ng Pilipino dito sa ating bansa. Alam ko, tuwan-tuwa si Robin pag nangyari yun. Pag nasakop tayo ng mga Chino. Dahil wala siyang problema eh. Dahil alam ng mga Chino na maka-China siya. Kaya nga nananawagan tayo sa Pilipina, sa US, ha? Sa Amerika, sa mga kaalyado natin, na sana masuportahan ho ang ating Philippine Navy, Philippine Coast Guard. Dahil masyado na pong nabubuyo, masyado na pong minamaliit, yuyurakan ng mga Chinese Coast Guard. Halimbawa, binunggu nila. Kung na-disgrasya ang mga yon, namatay, mababalik pa ba natin ang kanilang mga buhay? Dahil sa ating pagpapabaya? Dahil hindi natin naibigay sa kanila yung mga pangangailangan nila? Kailan pakikilos ang gobyerno kapag nakakita na sila ng barko ng Pilipinas na nasusunog? Mga Philippine Coast Guard na namamatay? Ganun tayo mga Pilipino eh. Minsan tsaka lang tayo naglalagay ng harang kapag may nabangga na. Kapag may nahulog na. Kapag may natisod na. Kapag may nadisgrasya na. Sana tularan natin yung ibang bansa na advance sila mag-isip, advance sila maghanda, at supportive sila sa mga bagay na kung saan napaka-importante, lalo na kung ang usapin nito ay patungkol sa kabuuhan ng bansa. Akala nyo madaling maging Philippine Coast Guard? Number one na kalaban nila dyan, unos, bagyo,
Ha? At malalaking alon. Maliban sa mga yun, ang pinakamalaking kalaban nila ay yung mga Chinese Coast Guard na yan. Na sa tuwing sila ay nagkakaharap, nakakatikim, nakakaranas sila ng pananakot, takot, pangamba na kung saan na baka isang araw hindi na sila makauwing buhay. Eh mga kababayan, huwag po tayo magbingi-bingihan sa mga nangyayari. Kaya nananawagan po tayo sa ating Pangulo. Nananawagan tayo kay Ferdinand Bongbong Marcos. Ha? Bilang Pangulo, sana magkaroon ka ng konsyensya, pagmamalasakit sa Philippine Coast Guard. Kailangan nila ng mga magagandang barko. Tignan nyo ha, dahil magaganda yung barko ng Chinese, dahil maliit lang yung barko natin, anytime pwede nilang banggain. Mga kababayan, kung hindi lang ho magnanakaw, mga hudas, mga siraulo, mga gago, mga demonyo, yung ibang mga politiko dyan, na binubulsa lamang ang pera ng taong bayan, malamang napakarami pong barko na meron tayo at magaganda pa. Diba? Pero saan napupunta yung mga pera na dapat ilaan sa mga katulad ng Philippine Coast Guard? Diba? Napupunta sa mga tao na kung saan ang sarili lamang nila ang kanilang pinayayaman. Sarili lamang nila ang kanilang binubusog. Nakakalungkot isipin na habang merong mga tao nagbubuhis ng buhay, may mga taong politiko na nagpapakasarap sa kanilang buhay gamit ang kanilang mga kapangyarihan na kung saan binubusog lamang nila ang kanilang mga sariling tiyan. Habang may mga Pilipino na nakakaranas ng pang-aapi. Masakit para sa akin, masakit sa ating mga kababayan na makita yung ating mga kababayan na Pilipino, mga Philippine Coast Guard. Na walang hangarin kundi mga laga lamang sa ating bansa. Tapos bubungguin ng mga siraulo, mga hayop, mga demonyong mga Chinese Coast Guard na yan. Na kung saan para bagang laging naghahamon. Ano, lalaban kayo? Ano, kaya nyo kami? Ha? Ganun eh. Yan ang nakikita ko. At yan ang pinapakita nila. Nagmimistula na lang tayo mga hampas lupa sa paningin ng mga Chino. Nagmimistula tayong mga hayop na anumang oras ay pwedeng tugusin o tugusin o patayin ng mga walang hiya at mananakop na mga Chino. Mga kababayan, buhay po ng ating mga kapwa Pilipino ang pinag-uusapan dito. Kaligtasan ng ating kapwa Pilipino na nangangalaga sa ating bansa para tayo ay magkaroon din naman ng kapayapaan at kaligtasan mula sa mga mananakop katulad ng mga Chino. Mga mang-aagaw ng teritoryo. Mga sinungaling. Mga hayop. Mga magnanakaw. Mga mandarambong. Ha? Ang sakit sa dibdib na malaman, makita. Yung ating mga kababayan na ganun-ganun na lang kung apihin ng mga Chinese o ng mga Chinese Coast Guard. Mga kababayan, pero ganun pa man, nagpapasalamat po ako sapagkat sa kabila ng lahat, tinutupad nila yung kanilang tungkulin. Kahit na sa panganib na, tuloy pa rin yung kanilang pagsiservisyo. Kahit alanganin na, kahit napakahirap na, tinuloy nila alang-alang sa ating bayan.
Ayun, Robin. Ngayon mo sabihin na ang Philippine Coast Guard ang nang-aapi sa mga Chino na katulad mo. Ngayon mo sabihin sa amin na ang Philippine Coast Guard ang naghahanap ng gulo. Maraming nagsisisi sa iyo. Maraming Pilipino ang nagsisisi kung bakit ikaw pa na isang maka-China ang naging senator ng bansang ito. Ang sakit. Isa na kami, isa na ako na nag-endorso sa iyo na kapag may Robin sa Senado, may pagbabago. Pero isa lang ang masasabi ko sa putang ina mo kang Robin ka. Hinayupak ang gago kang gunggong ka, putang ina mo. Ngayon mo sabihin, ha? Na ang Philippine Coast Guard ang nakaapi at ang Philippine Coast Guard ay kailangan makipag-usap ng masinsinan sa Chino. Makikipag-usap ng sinsinan sa Chino? Para ano? Ikaw na ang pinakasiraulo traitor na nakilala ko. At dapat sa'yo, pinuputulan ka ng ulong, hayop ka! Wala kang karapatan na manungkulan sa bansang ito. Dahil pare-pareho lang kayo. Ha? Pare-pareho lang kayo ng mga Duterte. Mga... Di ko alam kung ano pang pwedeng itawag sa inyo, mga hayop kayo. Wala kayong mga puso. Wala kayong mga kaluluwa. At wala kayong karapatan na tawagin bilang Pilipino. At wala kayong karapatan na manirahan sa bansang ito. Ha? Ngayon mo sabihin, ha? Na ang Philippine Coast Guard ang siyang naghahanap ng kaguluhan. Diba yan ang pag-ano, may pag-anong-ganong ka pa doon, mga kababayan. Alam niyo po, kailangan lang po siguro na may pag-anong-ganyang kapanghudas ka. Anong tingin mo sa sarili mo? Nasa pelikula ka pa rin, demonyo ka? Ha? Banat-banat ang kita diyang hayop ka eh. Ha? Yabang mo, yung ranggo mo nga eh. Hindi mo naman pinaghirapan yung ranggo mo at ba't ka nakarating sa ranggo na yan? Pare-pareho lang tayo na naging Philippine Reservist. Ha? Pare-pareho lang tayo, Robin. Pero alam ko, mas matindi ang training ko sa'yo. Dahil amin, pinaghihirapan namin. Yung sa inyo, hindi. Dahil artista kayo. Dahil ninong mo, general, naging presidente, sundalo. Nailagay ka agad sa ranggo na yan. Gunggong! Sinong niloloko mo? Ha? Pag mahihirap, dumadaan sa matinding training. Ha? Kahit yung ranggo na yan ni Sarah, hindi naman pa bagay sa kanya maging kernel eh. Dapat dyan maging ano lang, PFC. Diba? Lalaki ng ranggo nyo. Yung mga hudas naman kayo. Mga traitor kayo sa bansang ito. Diba? Kaya mga kababayan, mo, tamemi si ano, tamemi si Robin, walang masabi. Kasi, lumalabas na doon sa kanyang mga kadramahan, sinasabi doon sa Senado, na parang gusto niya pang sabihin na tayo ang nang-aapi sa mga Chino. Na lumalabas naman ngayon, makikita nyo, sino bang namangga? Pilipino? Hindi gagawin ng Pilipino yan. Dahil kahit kailan ang Pilipino. Ang Pilipino ay makatao. Ang mga Pilipino ay magalang. Ang Pilipino ay mapagmahal. Ang Pilipino ay marunong makipagkapwa-tao. Hindi mo ba alam yun, Robin Padilla? Ha? O talagang Robin Gunggong ka na talaga, inutil kang hayop ka? Ha? Ngayon namin, makikita kung anong gagawin mo. Sabihin mo, bakita mo sa amin kung ano magagawa mo. Sige nga. Makipag-usap ka sa mga Chino. Sabihin mo sa kanila, oh, mga kapwa Chino. Bakit yun naman ginanon yung ano ko? Mga kababayan ko, hap. Kaya ako nilagyan ng hap.
Yan ba sabi nga ni Robby Padilla, half Chinese din daw siya. May dugo siyang ano eh. O di half-half lang. O. Pati hindi niya kausapin. Sabihin niya doon sa Chinese Coast Guard. Huwag kayo galit. Punta lang sila ano ko para hatid sila ng ano pagkain ng kapwa ko Pilipino. Half. Lagyan natin ng half. Diba? Nga inutil kayo. Mga santambak kayo ng mga pinaglumaan na kalawang sa ano, likod ng bahay na mayroong sabit-sabit na mga ano, tae. Diba? Mga kababayan, pasensya na ho kayo. Dahil bilang isang Pilipino na may tunay na pagmamalasakit at pagmamahal sa ating bansa, ako po'y nakakaramdam ng todong galit dahil mahal ko po ang aking bansa at mahal ko ang tunay na Pilipino na nagmamalasakit sa bansang ito na kung saan handang magbuhis ng buhay sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Hindi katulad ng ibang mga nasa katungkulan dyan, pinamumukha pa nila at gusto pa nila na maging bansa tayo o maging kadugtong tayo ng mga dayuhang Chino. Diba? Hindi kagaya ng mga ano dyan na gusto gawing probinsya tayo ng Chinese o ng China. Diba? Gustong-gusto ni Duterte, ni Sara, marami sila na gawin tayong probinsya ng China. Bakit? Kasi pag naging probinsya tayo ng China, mahihirapan ang US na tumapak sa atin. Bakit? Kasi, kaya gusto ni Duterte, kasi komunista siya, di ba? At saka marami siyang kasalanan, marami siyang ginawa, at saka tutugisin siya ng US. Kaya gusto niya maging probinsya. Di ba? Para sa sarili niyang interes. Yung hayop na demonyong Duterte na to, na walang espiritu, walang kaluluwa, walang buto, kung may buto man, buto ng demonyo. Ha? Mga santamba kayo, mga inutil at walang niya at mga traidor sa bansang ito na walang karapatang mabuhay at manirahan sa bansang ito. Para sa amin, mga dayuhan kayo at mapagpanggap na Pilipino. Ha? Wala kayong pinagkaiba. Ha? Sa mga traidor na napapanood namin doon sa panahon ng ano, yung doon kay Juan Luna. Ha? O General Luna pala, Juan Luna. So yun lang mga kababayan. Titignan ho natin kung ano magiging reaction nito ni Robin Padilla sa nangyari na kung saan binangga ng mga Chino yung barko ng ating bansa. Muli po sinasabi ninyong lingkod, mabuhay ang ating inang bayan. Mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.